alam ko matagal yun na nire-request tong battle na to. Welcome back to Break It Down. Bago tayo magsimula sa episode natin ngayon, gusto ko lang batiin ulit lahat ng belated Happy Father's Day. Sana nakapagpahinga rin kayo gaya ko. At shoutouts din kay Omar B. Spatan nyo yung album nyo, nakalabas na ngayon. Bagong album na naman yun. At abangan nyo rin yung collaboration namin ng High Minds. Shoutout sa High Minds. Abangan nyo yung bagong shirt na collaboration namin. Parating na yun. At ang papanoorin natin ngayong araw na to ay isa sa mga most requested na battle. Batas versus Mot. Nangyari to sa Universiculo. Okay, simulan na natin. Meron tayong ilang isa buhay champion dito. Kasama na rin isang judge natin na si Shea. Tignan lang ang minuto. Dapat 5 lang ang hurado ng tournament battle to. Nanalo ng coin to si Batas. Pinili niya mauna. Unang balat, Universiculo 7. Pahingan natin, Batas. Ang dana kayo makinig? From Calabang, Inglisero to Dugyot na Kapitenyo, si Rabia mong Dayo, si Fangs, wow! Di ka din Manilenyo! Tequila at Diazepam, ganun katama ang hirit ko! Oo, panay mura para bang! Preso na mga TF nyo! Tangina! Tequila at Diazepam. Diazepam, sleeping pills. So sinasabi niya ganun kalakas yung mga tira niya pag pinaghalo mo yung alak tsaka sleeping pills. Binabanggit niya rin dito yung nire-reference niya yung laban ni Mot tsaka ni Fangs. Actually, hindi ko pa yun napapanood. So sinasabi niya na hindi ka rin naman Manilenyo kasi taga Cavite si Mot. So bakit mo tinitira si Fangs ng ganun? Turin natin. Ganun katama ang hirit ko! Oo, panay mura para bang! Preso na mga TF nyo! Tangina! Oo nga, yung kalabang ko, dalaga na! Binabututo yung pagtukoy niya sa ari niya! Sa pagpuputa, nahanap true voice! Pagpuputak, lagi patuloy! Parang baduy niya na kanta at tangina na kanta niya! Medyo hell no kung ano ang punto. Akala mo kung sino ang ebanghelyo. Kung magpaikot, daig patrumpo. Sunuran mga pekeng henyo. Doon sa nagawa niyang kulto, isang musmos na nagsisermon. Ano na bang alam niyan sa mundo? Ina ka? Cause even if you're motivated, puta, my flow's the greatest. Mission vision ko, mang ape shit, real talk and to hone more hatred. Sa akin, pagulan mo, nag-rain check, suntok ko, pang OG sacred. Chibog lang to, sa Diyos, I break bread. Bawat bato, yumaapoy, style ko, pang caveman. Cesar Milano, I tame pets. The way I teach... Bawat bato ko, yumaapoy, stilo ko, pang caveman. Sapak niya, pang OG sacred. Si OG sacred yung isa sa mga pioneer na rappers ng Tondo. Siguro tinutukoy niya dito yung sapak ni OG Sacred kay Makagago nung laban nila sa Sunugan. Si OG Sacred kasi yung bumanat kay Makagago doon nung pagbaba niya ng stage. So dito, napansin ko, mula nung simula, Tagalog yung banat ni Batas. Dito nagtataglish na siya. Siguro unang 8 bars niya purong Tagalog. Tapos dito may halo ng yung rhymes niya, English na, hindi na Tagalog. Sacred! Chibog lang to, sa Diyos, I break bread! Bawat bato, yumaapoy, style ko, pang caveman! Cesar Milano, I tame pets! The way I teach them dogs to play dead! At kung to'y graded, siya'y mas elementaryo sa K-12! Habang ako'y 8! So, yun yung rhyme scheme niya, caveman, K-12, graded, play dead, Cesar Milan, yung sa Dog Whisperer, ano pa ba yung iba? So yun, nakita nyo kung paano niya iniba yung
approach. Nung simula, akala ko magbabanat siya ng purong Tagalog eh. Kasi medyo malalalim na ibang ginagamit niya. Tapos dito, balik siya sa signature style niya. Yun nga, yung English yung rhymes. Milanyo, I tame pets. The way I teach them dogs to play dead. At kung to'y graded, siya'y mas elementaryo sa K-12. Habang ako'y A sa bawat round, logo ng California Angels. Alas 7 hanggang alas 9, na Sabado ay breaknecks. Kada punto ko may cadence, electrifying ko sa Imraiden. Letra ko pang Liam, Neeson, that's the role I've taken. Ikaw sa tracks, todo na train wreck. Liam Neeson, yung artista na bida sa movie na Taken. So yun, dito pinapakita niya na kaya niyang mag-extend ng rhyme schemes. Stay siya sa isang rhyme scheme mula kanina doon sa Play Dead, punta na sa K-12, Taken. Pero hindi siya katulad ng hindi, wala pa akong na-absorb na punchline na suntok mismo, no? So parang exhibition pa rin yung ginagawa niya dito. Although may wordplay sa gitna, tulad ng I break bread, yung salita ng Diyos to, I break bread. Hindi pa rin siya nakadirekta kay Mot. Cadence, electrifying ko sa Imraiden. Letra ko pang Liam, Neeson, that's the role I've taken. Ikaw sa tracks, todo na train wreck. Para kang Orging Gay Fest. Ginamit pa boss lots kay Apex. Wow, akala mo straight din. Sabay tira ka, sabay hirit ka panay ng pogi. Kinikilig pa ng konti nung battle nyo ni Spademan. Wala ka pinagkaiba sa Golden Statement. Si Kevin Surat, kinapian mo yung snakehead. Cause wisdom they say, it always goes with age. And the truth will set me free and leave this whole demotivated. Yeah, parehas ka tayo. Golden Statement. Kevin Surant. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya doon. Pakinggan ulit natin. Kevin Surant, Golden Statement. Kilig pa ng konti nung battle nyo ni Spademan. Wala ka pinagkaiba sa Golden Statement. Si Kevin Surat, kinapian mo yung snakehead. Cause wisdom they say, it always goes with age. And the truth will set me free and leave this whole demotivated. Yeah, parehas ka tayo na kampiyon. Wala. But you'll get no respect from me kasi sa pag-defend kay takot. So pussy ka, definitely. Sa pagsikat, ikay nagpalamon. Feeling big lang, heavenly. Sa pagka-bitch ka lang, nag-champion. Queen lang si Freddie Mercury. Yeah, buzzer beater. Big, heavenly. Okay. Kailangan pakinggan ulit yun. Palamon. Feeling big lang, heavenly. Sa pagka-bitch ka lang, nag-champion. Queen lang si Freddie Mercury. Yeah, buzzer beater, chambalero, buenas lang. Siguro yung ano, sa Queen, sila yung kumanta ng We Are The Champions, yung bandang Queen, tapos Freddie Mercury, yung vokalista nun, yung namatay sa AIDS din. So hindi ko alam, dahil ba nire-relate niya, dahil champion din si Mott, tapos parang tinatawag niya na bading si Mott. Pakinggan ulit natin. Lang heavenly, sa pagka-bitch ka lang nag-champion. Queen lang si Freddie Mercury. Yeah, buzzer beater, chambalero, buenas lang sa tournament. Kung feeling mong mali ako, subukan mo ng doblehin. Damay mo, pamilya ko, isunto ko pa Bruce Lee men. Di ko tinira yung ina mo, mas gusto ko siyang gulpihin. Palibag kasi wala siya kalidad. Apag kapusi matikpag, madalas bumaliktad. Baliktarin mo man magdamag ang katotohanan na hubad. A young bitch is still a bitch. Ito'y regardless sa edad. Support! Okay, so yun yung first round ni Batas.
pinakita niya doon na kaya niya mag-extend ng rhyme scheme, although wala masyadong direct punchlines kay Mott, at karamihan parang meron pa rin naman pero hindi siya purely directed kay Mott, parang display lang siya ng pag-rhyme tsaka wordplay. Hindi ko rin na-gets yung iba, yung Kevin Surant, Golden Statement. Siyempre may magsasabi na naman, Golden State, si Kevin Durant, naglaro dati doon. Hindi yung ibig sabihin ko. Ibig ko sabihin, hindi ko mag-gets yung punto bakit. Siguro dahil si Surgenio, kinampihan niya. O, diba, Snakehead, ahas daw si Durant sa Warriors. Pero hindi siya masyadong accessible yung mga banat ni Batas dito. Parang gusto ko nga i-rewind ulit yung buong round 1 eh, para baka may mga nakaligtaan ako. Sa may bandang dulo, sinasabi niya yung baliktaran ni Mott, a bitch is a bitch, kahit pa anong edad. Tapos sabi niya, champion ka sa tournament, kung magaling ka talaga, ba't di mo doblehin? Kasi nga, back-to-back champ si Batas. So yun, pakinggan natin yung round 1 ni Mott. Yo! Pautal-utal pa nung una. Kala mo nakadubi. Siya daw yung matapang mag-defend pero di sumali nung kasali si Looney. Una sa lahat nung Hulyo pa sana 'to ginanap. Kaya ako'y nagsuspetsa kay Arik para makapaghanda ng mas mahaba, pina-adjust yung petsa kay Arik. Sinusulit pandaraya, palibasa malapit siya kay Arik. Tungpusi, alagang-alaga, talagang malapit siya kay Arik. Porke panay choke na yung balakid, may bago ng B na binibida. Ang galing, sunod-sunod ang naging labang parating, pero kahit sablay pinapakita, pinapanigan niya pa rin. Respeto, Sir Anigma, huwag mo mamasamain. Para sa nang bagong venue nitong liga kung nasa B-side ka pa rin. Sa mga dinam... Okay, so sa opening ni Mott, yun nga, nabanggit niya na ba't daw hindi sumali si Batas nung sumali ako sa Isa Buhay. Yun yung binabalat niya kay Batas. Tapos tinalakay niya rin dito yung pagiging malapit nila ni Arik. Yung malapit siya kay Arik. Pinaiba yung pet siya kay Arik. So, nilaro niya rin yung rhymes doon ng petsa, malapit siya, tsaka yung meaning ng malapit siya, tsaka yung malapit na parang alaga ni Ari. Tsaka yung binanggit niya rin na baka may parang favoritism si Ari kasi laging nasa B. Binanggit niya rin si Balakid, tapos Batas, pareha silang B, yung simula ng pangalan nila. Kaya niya ginamit yung punchline na nasa B-side ka pa rin. Bakit? Kahit na nag-iba na ng venue. Dahil dito, sa TU Theater na to dati sa B-side lagi ginagawa yung laban. So ginawa niya double meaning yung B-side. Nasa B-side ka pa rin. Okay. Tuloy. Respeto, Sir Anigma, huwag mo mamasamain. Para sa nang bagong venue nitong liga kung nasa B-side ka pa rin. Sa mga di nanonood ng live, malamang yung susunod kung sasabihin hindi nyo masakyan. Nung nalipat dito yung venue, siya yung unang nasaktan. Kasi tumatanda na si Batas, bumibigat na yung hakbang, humihina balakang, kaya sa lahat ng MC, siya lang yung hirap umakyat dun sa hagdan. Kaya pag may event na parating, siya yung disiplinado umasta. Pinakamaagang nadating pag yung escalator bukas pa. Oo nga, pansin ko sa bagong venue nitong Flip Top, yung TU Theater. Medyo nasa taas siya, tapos dahil paggabi na, para siyang lumang mall eh, yung itsura niya. May mga escalators. Nagsasara na nga yung escalator pagdating nung gabi. So nakakapagod umakyat dito. So dito tinatalakay naman niya yung pagiging siguro sinasabi niya na matanda na si Batas.
Siya yung hirap umakit ng hagdan. Tapos maaga siya sa venue kasi pag maaga pa, bukas pa yung escalators. Na parating, siya yung disiplinado umasta. Pinakamaagang nadating pag yung escalator bukas pa. Pero ang batas pag nasampa, talagang masakit pag nakasuhan. Tung batas pag kasampa, ang masakit kasukasuan. Kaya pala ako rayuma sa tuhod. Sa'yo mismo yan ang galing. At ang pinakabuod, talagang akma kung susumahin. Kasi talo niya, sunod-sunod. Kaya ako nga nasabing siya ay uugod-ugod, pumapangit na standing. Ang huli, nung second sight, nang siya'y lumapit sa hurado, wala ba akong nakuhang round at ang dami pang reklamo? E 76er ka nga, ika ni Sak. At yung sinabi niya, sumakto, Joel Embiid na maangas pero iyake nung natalo. O pareho lang naman tayo. Okay, in reference si Joel Embiid. Siguro yung pagkatalo nila to sa Raptors ng East Finals. Yung tira ni Kawhi na pumasok na sobrang iconic. Iyak siya nun kasi matrash talk din na tao si Joel Embiid. Tapos unexpected yung pagkatalo nila dun. Sobrang dikit din na laban. Isak, at yung sinabi niya, sumakto, Joel Embiid na maangas pero iyake nung natalo. O pareho lang naman tayo. Pero di ako makited. Di rin ako natanggap ng pagkatalo. Kaya nga undefeated. Ako'y nagyabang lamang kunyari. Sadyang ginaya ang ugali nitong puro two-time champ. At kala mo kung sinong hari. E madalas naman ang talo, halos baguhan pa yung mayari. Panayabang mo ng belt, puta loose naman palagi. Sa mga nagdaan na tournament, kinakapos, bumabagsak. Kaya ano pang bisa ng yung belt kung madalas short, nalalaglag. Kaya anong tamang nood ka na lang nung semis, bakas ang tawa sa bibig ko. Kasi average MC ka lang daw, sabi ni Shea. Overage pagkakarinig ko. Ngayon, pahiya tong... Okay, yun. Alala ko yun, yung laban ni Shea Fukuda, di ba? Yung tinawag niyang average MC. Ganda rin laro niya, over... Hindi daw average, rinig niya, overage. Tapos, okay din yung sa belt. Anong silbi ng belt kung palaging loose? Tapos, palaging short, nalalaglag. Double meaning doon sa short na kapos. Tsaka short na sinusuot. Tapos, nalalaglag. Yung natatalo o na-eliminate. Okay. Kasi average MC ka lang daw, sabi ni Shea. Overage pagkakarinig ko. Ngayon, pahiya tong ulupong, tila kinengkoy na purista. At malamang paalulong yung iyak neto pag uwi niya. Sa kahihiyang di niya malulon, ilang buwang di magpapakita. Yung batas magkukulong, ganon magbigay hustisya. Ni Mot. Mas direkta yung mga suntok ni Mot kaysa kay Batas. Kumbaga lahat yun patungkol kay Batas, lahat ng bara niya. Nung sinabi niyang isang beses lang siya nagsabi na tungkol sa kanya yung undefeated kasi hindi tumatanggap ng talo, yung wordplay na yun. Pero na i-justify niya na parang ginagaya lang daw niya si Batas. Pero isang beses lang yun. Tingin ko round 1 kay Mot. Malino kay Mot. Yung kay Batas, solid yung mga ano niya. Kumbaga yung effort niya na ipakita na kaya niya mag-isang rhyme scheme. Dito naman kay Mot, halo yung mga rhymes, yung wordplay, tsaka yung punto. Yung direct attacks kay Batas. Kumbaga halatang halata. So yun, round 1 kay Mot. Pagyan natin yung round 2. Pinaglihi siya sa kortal.
In short, pina-abort. Mas bulbul to sa bul... Portal, ano yata yung ginagamit na pang-abort? Yun nga sinabi niya. Ginamit ko rin yata kay Zaito yun eh. Cytotec at Cortal. Ito ang side effect ng Cytotec at Cortal. Pinaglihi siya sa Cortal! In short, pina-abort! Mas bulbul to sa bulbul ko! Voyeurism sa dorm! Pinilit pa mag-dos por dos nitong gypsum the board! Ayon! Voyeurism sa dorm? Voyeurism sa dorm? Sa dorm o sa dorm? Mas bulbul to sa bulbul ko. Mas bulbul to sa bulbul ko! Voyeurism sa dorm! Pinilit pa mag-dos por dos nitong gypsum the board! Ayon tong mot, else, totoo, parang Victoria Court! Tagal mundane, bumate! Okay, mot, else, parang Victoria Court. Pero hindi ko na-gets yung mga setup niya. Voyeurism kasi, parang ano, nambuboso ka. Voyeurism. So, sinasabi niya, voyeurism sa dorm. Mas bulbul to sa bulbul ko. Voyeurism sa dorm. Sa dorm. Naninilip ka sa dorm? Paano nakakabit yung bulbul doon? Teka. Pinilit pa mag-dos por dos nitong gypsum na board! Ayon tong... Gypsum na board? Gypsum na board. Ulitin natin ah. Baka sabihin nyo hindi ko na-appreciate si Batas. Kaya natin kung ano yung ibig sabihin nito. Pinaglihi siya sa Cortal! In short, pina-abort! Mas bulbul to sa bulbul ko! Voyeurism sa dorm! Pinilit pa mag-dos por dos nitong gypsum the board! Ayon tong mot, else, totoo, parang Victoria Court! Tagal mundane! Hindi ko talaga alam kung ano yung connection ng bulbul sa bulbul. Yun yung pinaka may relate ko yung voyeur. Tama ba? Voyeurism deal? Hindi mo alam yun. Voyeurism sa dorm. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano yun. Tumatel, bakit? Ano rason mo, gago? Ano ba yun? Ano? Gypsum the board! Gypsum? Ano yung gypsum deal? Yung gamit sa gisami. Ha? Pang... ng kisame. Ano kisame? Parang plywood pang na, ano ba pang tapal sa kisame. Gypsum na board ginagamit din yun minsan sa ano sa division walling. Kaway? De, para sa powder. Hindi siya nasusunog. Pero ano siya? Hindi siya matibay katulad ng plywood. Okay. Mas bulbul to sa bulbul ko! Voyeurism sa dorm! Pinilit pa mag-dos por dos nitong gypsum the board! Ayon tong mot, else, totoo, parang Victoria Court! Tagal mundane, bumatel, bakit? Okay, so pinilit mag-dos por dos nitong gypsum na board. So parang inaano niya sa kahoy. Dos por dos. Okay. Okay, sige. Mot, else, parang Victoria Court. Ano rason mo, gago? Sobrang busy ba sa live shit? Taping kasama yung si Cardo? Ako din naman may music, radio. Tato, ang dami kong trabaho. Kaya wag mo ipapalusot yaang show kasi matagal ka ng probinsyano. Pero yeah, may movies pa ako. Pero sa pag-battle, di apektado. Pagpreno, nalimot pano. Parang bus driver ni Tato. Yung laban ko kay Sernan, taping na Angela Mercado. Pero yung din mismo yung taon na second goal na kampiyonato. Kaso... Okay. Sinasabi ni Batas dito, busy din siya, katulad ni Mot, pero hindi niya ginagawang excuse yun na meron siyang movies. O, naalala ko lumabas si Batas sa isang movie. May ano rin siya, reference siya kay Tado. Nakalimutan yung ano, break. Baka yung bus yun, yung bus na nahulog sa bangin. Na sinasaklan ni Tado.
Indiano. Pero ya, may movies pa ako. Pero sa pag-battle, di apektado. Pag-preno, nalimot pano. Parang bus driver ni Tato. Yung laban ko kay Sernan, taping na Angela Mercado. Pero yung din mismo yung taon na second goal na kampiyonato. Kaso, mas crowd favorite pag mas diva. Kaya pagka-bitch na ang naging norm. Tupok-pok pakuhin ng diwa. Gamitan ko ng Hammer of Thor. Kaya ako may issue sa'yo para loob na magazine store. Kasi kitang-kita ang pagkapusi mo dahil to Japanese porn. Sa pagiging rapper, sagad sa lame. Pati napili niya na name. Binaligtad Tom sa Thomas Great na misplaced pa niya ang H. Panay-asar ka na Apex Abra. Tambalan daw nila ay gay. Pero nung si Sur nag-birthday sa kama, sinurprise pa niya ng cake. Ganun ka supot. Sobrang bano at rich nung ceasefire mo na scheme. Kaso kayo flow ang hits. Dapat ay Bonamin sinonimo sa Mot Bading. Timberland mo mo kasin. Sobrang bitch nitong squaking. Siya ang norm sa pagiging Norma Jean. Explosive ka? Pagiging norm sa Norma Jean. Parang pamilya yung Norma Jean. Hindi ko lang alam. Ano yung Norma Jean? Anyway. Norma Jean. Mokasin. Yun yung sapatos na leather na flat yung ilalim. Tapos walang sintas. Yung maikli lang yung muso niya na sapatos. Siguro reference ni Batas to dahil si Mot mahilig magsuot ng sapatos na pang mountain climbing. Yun lagi yung mga sinusuot niya. Alam ko na topic na rin sa kanya to. Pero dito iba yung ginawa ni Batas. Tinawag yung moccasin yung Timberlands. Yung Timberlands kasi boots yun. Usually mahilig din magsuot si yun nga, si Mot ng boots. Pero hindi Timberland. Medyo pang mountain climbing yung itsura. tuloy natin. Amin sinonimo sa Mot Bading. Timberland mo mo kasin. Sobrang bitch nitong squawking. Siya ang norm sa pagiging Norma Jean. Explosive ka? Baka bomba queen steer. Taga-timpla ng Ovaltine. Yung pagka-core ko rap official. Pagka-core niya Coraline. Sa bawat racket legend. So dito nag-iisang rhyme scheme na naman siya. Yun. Norma Jean, bomba queen, Ovaltine, Coraline, steer. Steer, taga-timpla ng Ovaltine. Ibig sabihin, steer, hindi nagsasabi ng totoo o drawing. Coraline, ano siya, novel siya ni, yung nagsulat ng Sandman, si Neil Gaiman. Parang fantasy novel tungkol sa babae. So parang, yun, tinatawag niya na bitch si Mot dito. Same approach pa rin ng rhyming katulad sa round 1 niya. May mga obscure na references na hindi ko gets. Tuloy natin. Baka bomba queen steer, taga-timpla ng Ovaltine. Yung pagka-core ko rap official, pagka-core niya Coraline. Sa bawat racket, legend, hanep, oo, palayaw ko, the dream. Purong metal, parang war machine. Ako ang dope sa dopamine. Ako'y... Bawat racket, the dream, okay, si Hakeem Olajuwon, the dream. Pinoy-play niya yung racket na racket tsaka yung racket na Houston Rockets kasi doon naglaro si Hakeem Olajuwon dati. Ano ba yung sunod na sinabi niya? Sa bawat racket, legend, hanep, oo, palayaw ko, the dream. Purong metal, parang war machine. Ako ang dope sa dopamine. Ako'y... Purong metal, war machine. Oh, metal si Batas eh. It's war machine, di ba? Iron Man. Siya yung dope sa dopamine. Dopamine yung feel good na hormones na pinoproduce ng brain natin pag halimbawa gumagawa tayo ng mga activities na gusto natin. Tulad ng pagkain, ang paborito mong pagkain, o pag-sex, yun yung pinoproduce ng
brain. So sinasabi niya siya yung dope sa dopamine. Tinutuloy pa rin niya yung rhyme scheme na OAE. Ovaltine, Coraline, dopamine. Sa bawat racket, legend, hanep, oo, palayaw ko, the dream. Purong metal, parang war machine. Ako ang dope sa dopamine. Ako imposibleng mabulok. Dugod tibok ko formalin. At ang sarap niyang pompyangin. At itulak sa hagdan. Kasi nagre-recycle siya ng spit. May katotohanan dyan, tirang energy na drink. Walang bisa at sayang lang. Ginamit niyang extra juice, keplas doon, tekatol, meganon, dinurana ni Sayad yan. Kaya, hain niyang bat... Tirang energy drink. Okay. Ulitin natin. Ginamit niyang extra juice, keplas doon, tekatol, meganon, dinurana ni Sayad yan. Kaya, hain niyang bagong putahe. Tangina, panis to. Baliktad man o recycled lang. Grabe pagkabano. Cavite represent. Sige, tuloy lang sa bato. Pero mas bagay siya sa north. Maging tagagapo. Yeah. Bagay maging tagagapo habang ako mananatiling headliner kahit pa tinutulugan ng masa na para pang mumurahin na unan. Labanan mo na sa taas. Dito bawal yan, subukan. Behind bars ka sa batas, diretso ka sa kulungan. Okay, medyo nag-stumble si Batas doon. Tapos papasig ko kay Batas to, hindi niya na ko-close na maayos lagi yung rounds niya. Parang laging left hanging, laging open. O siguro dahil lang din sa pagka-stumble niya dito sa gitna, syempre napuputol yung momentum pag napapatigil ka. So kung malapit na siya sa dulo, tapos doon pa siya naputol, magmumukha talagang bitin yung dulo niya. Sabi niya, behind bars ka, may iwan ka sa batas. Yun, wordplay ng behind bars, iwan sa batas. Dami kong di na-gets dito na references. Yung sa energy drink, di ko alam kung linya ba ni Mot, ay linya ni, binanggit niya kasi si Sayad. Linya ba ni Sayad yun na ginaya ni Mot? Wala akong idea. Kung alam nyo, comment nyo sa baba. Yun yung round 2 ni Batas. Mas okay yung round 1 niya. Although pareho lang yung approach, mas malinis yung performance ng round 1 niya. So pakinggan natin yung round 2 ni Mot. Recycle na naman! Ano ba yan? Nakakaumay. Puro na lang paratang, pero wala namang patunay. Eh ikaw, yung linya mo kay Sak na 100, wala kasing kwenta? Talaga namang ang husay. Kaso sa pagkaalala ko, ginamit ko na yun kay Spade nung isa buhay. O, nadinig yan ng lahat. Alam ko yun ah. Na-review din natin yung Batas versus Sak. Yung wala kasing kwenta, isa yung sa mga gandang linya ni Batas dun. So dito sinasabi ni Mot na nagamit na daw niya yun. Hindi rin ako aware. So ngayon ko lang nalaman. O, di natin alam. Baka iba yung pagkakagamit. Wala kasing kwenta? Talaga namang ang husay. Kaso sa pagkaalala ko, ginamit ko na yun kay Spade nung isa buhay. O, nadinig yan ng lahat. Sarili kong pera na iskema, pasimpleng kinagat. Patunay na ang batas pag sumistema sa lapilang katapat. Yun na yun, puro ingay, walang sining. Kaya yung pangalan, sablay meaning. Kasi naturingan kang batas pero panira ka sa hearing. Grabe bumitaw, kumanigaw, daig pa boss. Pero paninindak mo ay hilaw sa akin, hindi yan tatagos. Kung kay J Skill sumingaw at di umubra tong bastos, ba't ako matatakot sa sigaw na dinaig nung boy paos? Tsaka di nyo ba na pa... Lakas nun, batas ka, panira ka sa hearing. Ba't ako matatakot sa sigaw na tinalo ng boy paos? Kasi yung AKA ni J Skills, Roberto Boy Paos. So, isa siya sa tumalo kay Batas. Galing. Galing agad ng opening ni Mot dito.
yan tatagos. Kung kay Jace Gil sumingaw at di umubra tong bastos, ba't ako matatakot sa sigaw na dinaig nung boy paos? Tsaka di nyo ba napapansin? Bihira lang po punchline ng madiin. Madalas kinukumpara lang yung sarili sa maangas na dating. Tipong tattoo artist sa kutsong. Tsaka bahistang magaling. Talaga. Kalbong maraming profesyon. Ako si Johnny Sins. Yeah. Oh, ganyan siya lumetra. Tapos galit yan sa pakwela. Pero yung stilo niya, bumibenta lang pag ginagawang komedya. Pag ginagawang komedya, tapos astang Diyos patong putang inang to. Eh sa mga tunay, alam nyo, walang sinabi ang Panginoon na matapobre dun sa squatter na santo. Tsaka di mo ba mapagtanto? Nakakangawit mga rounds mo. Panginoon na matapobre sa squatter na santo. Reference kay Santo, na miyembro ng squatter house. Alam ko, may kata si Santo tsaka si Mot ngayon yung controversy. So tingin ko magkaibigan sila. Kaya niya ni-reference dito, parang kinukumpara niya yung skills ng dalawa. Eh sa mga tunay, alam nyo, walang sinabi ang Panginoon na matapobre dun sa squatter na santo. Tsaka di mo ba mapagtanto? Nakakangawit mga rounds mo. Kaya nga pag nakikinig sa'yo si Arik, madalas siyang nakaganto. O nakakabagot ng yung tagpo sa kahambugan mo na anyo. Kaya paanong di nakakangawit kung puro lang pagbubuhat bangko? Pero sige lang, gawin mo pa. Yung mga hirit mo't buga, pero di mo lang napupuna pag nakikipagpataasan ka ng ihe sa balbas mo lang napupunta. Oh, wag mo nang itanggi pa. Kaya nga nilalait ng iba. Kung ba't yan nabansag ang bulbol? Kasi nga mapanghina. Kasi nga mapanghina dahil di ka nag-aahit. Sindi na lang nang makatulong. Tutal may halong grandpa's breath tsaka mas okay yan pag full grown. Kaya simula na ng himayan, tutal mahaba-haba yan. Mukhang makati sa throat, parang good shit na halaman. Suwabe yung approach sa lalamunan gumagapang. Pagsayad siguradong choke, malamang may tatamaan. Kasi sabog. Okay, doon nag-weed reference si Mot. Yung sabi niya makati daw sa lalamunan yung balbas ni Batas, tas mapanghina kasi lagi siya nagpapataasan, naikipagpataasan ng ihi. So yun nga, siguro yung imahe na naaanggihan ng ihi yung balbas mo dahil sobrang haba na. Okay. Wabi yung approach sa lalamunan gumagapang. Pagsayad siguradong choke, malamang may tatamaan. Kasi sabog, sisilaban sa chongking paraan. Tsak maaalala mo si Spade pag sabong pinalaman. Tapos papasinde ko pa ng libre para sakto bilang gante. Sabong pinalaman. May nag-comment na nito dati na meron yatang bar si or linya si Spade tungkol sa sabon na pinalaman. So winner play niya sa sabong. Sabong pinalaman. Tsak maaalala mo si Spade pag sabong pinalaman. Tapos papasinde ko pa ng libre para sakto bilang gante sa mga sinabotahe mo't natalo. Kaya nga tila drogang binalato kasi magsisilbing responde sa mga nakuha mong panalo. Anong akala nyo, typical? Yung setup subliminal para patunayang walang kwenta yung batas, dinaan lang sa illegal. Di na kita pinagugulan ng estilo ko sa bara. Mga linyang baliktara na mukhang di pasok sa iyong panlasa. Pero ngayong binabadibag kita, sigurado nagagana, masasakyan mo letrang baliktaran pagkasundo ng ambulansya. Solid na closer. Masasakyan mo letrang baliktaran pagkasundo ng ambulansya. Pagkabadibag. Galing. Dahil nga, sakto rin na tinapik ni Batas yung pagbabaliktaran niya. Kasi hindi masyadong nagbaliktaran si Mot dito. Binanggit niya yung style ni Mot na anagram, palindrome. So dito, sabi niya, masasakyan mo, yung double meaning ng masasakyan na ma-appreciate yung baliktaran pagkadating ng ambulansya. Kasi nga yung ambulansya, di ba, baliktad yung pagkasulat ng letra. Dahil nga rin yun, para pag
Kita sila sa side mirror, mas mababasa na ambulansya siya. So, ang galing ng pagkalaro niya dun. Solid yung opener niya sa round 2, solid din yung closer niya. At ibag kita, sigurado nagagana, masasakyan mo letrang baliktaran pagkasundo ng ambulansya. Masasakyan mo letrang baliktaran. Okay. Ayun yung round 2, Nimot. Mas malakas ng konti yung round 1 niya, sa round 2 niya, pero solid pa rin yung opener at closer niya dito. Although, yun nga rin, sa gitna, hindi na masyadong kumonekta sa crowd dahil yung mga references niya, hindi nakarelate lahat. Pero, bigay ko pa rin sa kanya tong round 2. Malinis niyang na-perform, tsaka mas maraming punches na lumanding. Okay, round 3 na. Pagkakas natin yung round 3. Ambulansya. Sakit si Bog ang baliktaran. Ako'y pang-all-nighter na si Bakan. Edits ko parang maling habang. Yung haba, gabaliparan. Salita ko, mas mabigat to sa salita. Salita ko, mas mabigat to sa pangaral galing shaman. Parehas nga tayo ng kabinato, pero trono ay akin lamang. Kaya nandito lang dahil nauso. Habol mo ay kasikatan. Sarap mong sapakin sa nguso. Parang away kasintahan. Damay na ang matadamay. Na walang alinlangan. Laging may kawawang nanay. Storya ng tanging yaman. Yeah. Nasa iba na. Ang ganda ng rhyme scheme niya doon. Ang alinlangan. Tanging yaman. Mas gusto ko si Batas pag ganito yung tugmaan niya. Mas madali siyang maintindihan. Mas madaling magets yung mga sinasabi niya. Yun nga, tanging yaman si... Sino ba ano doon? Si Ai-Ai? Ai-Ai de la Salas yata. Yun. Nanay dahil yun nga. Sumisibak siya ng nanay. All-nighter, magdamagan. Okay. Solid yung opener ni Batas dito. Laging may kawawang nanay. Storya ng tanging yaman. Yeah! Nasa iba na hanay. Sinubukan mo labanan. Cosmic Carabao na tagay kay Chaser sagot gulaman. Wala na real talk. Truth is lahat to katotohanan. Buong gabi kain tong pusi pang tsekwa tong brotsahan. Pag sumulat, sumusugat mga pen. Aking kwaderno tatuan. At ako'y hayop sa galing. Ang specialty ko babuyan. Positive malabo ka magsusurvive. Alagay mo ay natukhang. Sa akin dehing ka mabubuhay, ina mo di ko tinamuran. Yeah, kaya lahat ng team motivated san na. Ilang din kayo dyan. Gusto ko lamang matansya, kung lamang sa attendees batukan. Album launch, di ka labat sad, no? Ano yan? Kayo'y natuwa talaga, ano trip nyo, gaguhan? Kaya kahit 10 million, zero ang kanya win-loss, puta di pa rin siya mahusay. Lack of judgment sa sentido. Estupido, tunay na kulay. Panay tira sa mga biso na mga kalaban niya patunay. Na undefeated man siya dito pero loser lang yan sa buhay. Bakit? Alam mo ba nararanasan nilang hits? Ano, para sa hurado, para ka manalo? Will that make you rich? Dito sa hip-hop, pagkakaalam ko, wak kapag ng snitch. Car show model na sa bansang foreign. Halata ang pagka-bitch to fuck your win-loss record. Ito'y mas alay ko sa mga never sumail out. Yung hindi kagaya mo. Itaas ang mga yan. Tara itagay nyo. Tuloy lang kung ano man. Dinabakay nyo at dibaling walang batas dyan sa top 5 nyo. Basta ako na sa top ng mga nanay nyo. Pagpendong ako'y matik, kaya nakakalbo. Timeless classic na mas tragic sa Titanic. Ganyan pag barko. Punit na pag rap mo parang Pasko. Tangina panis ka. Sa bawat binabato ay ramdam kahit ng rakista. Stay true to self, huwag panggap. Laging yan, adika. At hindi stepping stone ng battle rap sa pag-aartista. Ngayon sino bigon, sinong banas. Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka ba mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado.
Di tayo mag-aantas sa Panginoon ni Kaisalang Kristiyano. At tanda mo ako ang batas, ako ang basihan ng bawat orato. Okay, yung pinaka-solid na round ni batas dito. Round 3 niya, solid. May lumalanding ng mga suntok, malinaw yung pagka-deliver niya. Bumenta rin yung ano. Wala man ako sa top 5 ng mga top 5 nyo. Hindi naman ako sa top ng mga nanay nyo. Okay yun. Yun natin yung round 3 ni Mot. Yeah! Pambababoy ng ina. Yan ang mga ideya niyang panlaban. Pinapagana yung bumbilya gamit ilaw ng tahanan. Pwes, tumatanda ka na rin naman, malapit-lapit na sa hangganan. Karma'y di matatakasan, babalik lahat ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. Kasi puro damay nanay, kakaumay, kakasawa. Puta, nag-FB ka na lang sana. Doon ka tumambay sa samahan ng mga hiwalay sa asawa. Oops, di lang basta chismis. Konektado pa sa punto. Talagang iniwan niya ng misis, kaya nga natuto siya magluto. At nung pinindeho si Damuho sa metal na nakinig, nang di na makaramdam ng kilig at para mapagpag yung ipot niya sa ulo, nakipagbalian na lang ng leeg. Kaya pala laging ginagamit yung salita na ring, baka sakaling masaklolo. Yung bisa ng singsing nila ng asawa niyang nagsolo. Ang masakit siya na niloko, pinagmukha pang bobo, kasi batas daw ng Pinas pero di nakatanggi sa diborsyo. Kaya huwag ka nang umaasta-asta na mataas-taas, kaibigan. Mabatas-batas ka pa eh, basta-basta ka lang iniwan. Pero di naman siya basta pinalitan. Iniwan siya sa dahilang. Sobrang hilig kasi sa nanay, pinagnasahan, pati bienan. Puta, family stroke. Parang battle din bro. Yung wordplay, in-apply mo sa relatives mo. Kasi yung batas, kalaguyo ni Bianan, yun ang mother-in-law. Pero seryoso, mukhang ang konti nang dumalo. Kasi di ko alam kung bakit. Porque tropa mo si Arik, palagi kang sinasabit. Kahit marami dyan, wala nang interest kung nakalista ka sa bracket o makita na may battle sa mga event at racket. Mukhang mas maigi pa kasi yung mga rookie na may talent, habang tong Mike, iti, natabi, total ang hirap na i-market. Oo, laos ka na kasi, pero sabi ko... Mark, iti, natabi, porque mahirap nang i-market. Mark, iti, tapos natabi. Iti, tabi mo sa Mark Market. Galing. Iti na tabi. Galing. Kasi, yung mga rookie na may talent, habang tong Mike, iti na tabi, total ang hirap na i-market. Oo, laos ka na kasi, pero sabi ko palag, total si Arik malaki yung salapi na nilapag, para sa sulat ko nga ani, puta pera na agad, pagtanggap sa Mark Money, mga setup ko bayad. Kaya tulad ng laban niya kay Price, yan ay basag din sa akin. Tila sa batang pasaway, siya'y matandang iyakin. Oo, sa simpleng 4 bars may sinadyang isalin. Reference ay Rostar kasi itong Mark beat sa akin. Okay Mark, yan yung real name kasi ni Batas eh. So yun yung Mark E.T. na tabi. Mark beat sa akin, Rostar. Yun yung label ni Mark Beats. Yung isa sa magagaling na producer dito sa Pilipinas. Tapos batang pasaway, isa rin yung sa roster ng mga artist niya, sa Rostar. Yun yung pangalan ng record label. Mark Beat sa akin, o Mark Talo sa akin. Yakin, oo, sa simpleng 4 bars may sinadyang isalin. Reference ay Rostar kasi itong Mark Beat sa akin. Kasi di nagpapabaya to sa laban, magsulat at sa ulo. Pagdating sa handaan, numero uno, kaya parang fruit salad. Kumpleto sa sangkap na di mo madadaan sa luto. Ngayon tapos na ako mang insulto. Dahil may napahiya, hindi malabo at siguro, siya na yung susunod na flip topper na itatampo kay Tulpo. Round 3 ni Mot. Solid.
Talagang alam ni Mott kung paano yung approach na gagawin pag battle na. Kumbaga, yung style niya, hindi lang masasakyan ng crowd, masasakyan din ng kahit sinong judge, kung sino yung judge yung ano. Kumbaga, magaling siyang umanggulo, napansin ko dito, ang gaganda ng mga anggulo na ginamit niya kay Batas. Dito sa third round, nag-personalist na nga siya yung tungkol sa dating asawa ni Batas. Pero at the same time, kahit na ginagawa niya yun, na i-incorporate niya pa rin yung laro sa salita. Yung rhymes, may comedy pa rin, kumbaga, well-rounded yung ginawa ni Mott dito. No? Round 3, bibigay ko pa rin sa kanya yun. Si Batas naman, talagang nag-stick siya dun sa style niya. Mas pinapakita ni Batas dito na kaya niyang mag-extended rhyme schemes, mga references na, alam niyo yun, hindi madalas ginagamit. Sa kanya lang ako nakakarinig ng mga references. Maliban, iba naman kasi yung kay Tueng, ibang usapan yun. Pero kay Batas talaga ako, kumbaga, para sa kanya lang din, kumbaga hindi niya pinipilit i-kompromiso yung style niya para ma-gets siya ng masa, which is disadvantageous din minsan na yun din minsan yung dahilan kung ba't natatalo siya pag natatapat siya sa mga tulad nila Mott at kung sino pa. Itong mga nakaraan, maraming talo si Batas. Pero yun nga, hindi yun naging hadlang sa kanya para ituloy pa rin yung style niya. So para dito sa laban na to, yun nga, tatlong rounds bibigay ko kay Mott. Klaro yun. Tingnan natin yung desisyon ng Jurado. Versikula 7! Batas vs. Mott! Mag-ingay ispang beses para sa kanilang pareho! At mag-ingay ispang beses para sa sarili niyo. Maraming salamat ulit sa lahat. Ang boto ng Jurado, 5-0! Mag-ingay tayo lahat para kay Mott! Zero para kay Mott. Yun, sana na-enjoy nyo to. Alam ko matagal yun na nire-request tong battle na to. Abangan nyo pa yung mga susunod na uploads. Nakapagpahinga tayo ng konti dahil sa Father's Day. Abangan nyo rin yung Luniversidad. Tuloy-tuloy na yan. Malapit na tayo pumunta sa technical ng mga topics. At yun, salamat sa suporta. Peace. I'm out.